po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako ay inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo matunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Kaagila Magas Gaposana sa programang Agila sa Bagong Milenyo. At kung kayo may mga sumbong at mga reklamo, mag-chat, tumawag at mag-text sa Millennial Online TV upang ating solusyonan ang inyong mga problema. I-type lang sa inyong mga cellphone ang Millennial Online TV upang inyong mapanood ang lahat ng programa sa Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo mga katropa? Nood na! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. We'll be right back.
dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Okay, so mga katropa, ngayon ang ating bansa ay nasa alert level 1 na. Kung saan ngayon ay summertime na, di ba? So ang ating mga kababayan ngayon kung saan ay libre na at maluwag na magpunta sa mga resorts, mga beaches kung saan para maibsan din ang kanilang nararamdamang init dahil nga summertime na. So ngayon, marami sa ating lugar o dito sa bansa ang mga magagandang tanawin katulad ng mga beaches, katulad dito sa Nasugbu, Batangas, katulad dito sa Tambayan, sa Calayo, dito sa Nasugbu, ay makikita nyo rito nandito sa may banda rin yung dagat, pero nandito yung mga cottages. So mamaya alamin natin doon sa may-ari nitong Tambayan sa Calayo kung magkano ang renta dito sa Kubo at kung paano pagpupunta na sila sa dagat. Okay, mga katropa, sobra ng init. Pasyalan natin yung kung talagang dagat kung saan doon maliligo, ha? 2 minuto na nalakarang. Halika, samahan niyo ako. Okay, so mga katropa, nandito na tayo magmula doon sa may Tambayan sa Calayo. Ito na yung dagat. So magmula doon, dito tayo pupunta o kayo para maligo. Ayan, nakita yung dagat, napakalinis, napakalinaw. So after nyo mali, pwede rin kayo magtayo rito ng mga tent kung gusto nyo. Itatayo nyo rito kung meron kayo dalang portable tent, pwede nyo itayo, no, habang nagliligo kayo. Pero pag after nyo, tapos na, pwede nyo kayo bumalik doon sa inyong mga cottage. Okay, so mga katropa, ngayon, kapiling natin yung mismo may-ari nitong Tambayan sa Calayo dito sa Nasugbu, Batangas, ano? Tatanungin natin siya, paano ba pagka nagpunta rito yung mga renta dito sa Kubo at kung paano pagpunta sa dagat, may bayad pa ba? Sir Dario, magandang hapon. Yes, good afternoon. Sir, paano dito? Halimbawa, nagpunta kami, mayroong mga guest. Paano mga pag-upa sa Kubo, paano bayaran doon? Depende sa ano, mayroon kasing kaming pang 20 packs, may pang 15 packs, mayroon pang couple. So, yung sa pang couple, halimbawa, couple lang kami, magkano ang overnight kung halimbawa magtatagal kami na isang linggo? Sa couples, pag sa Kubo, pwede na sa amin yung 1.5, ano na yan, budget na talaga. Overnight yun. Oo, overnight. Pwede ka na gumamit ng shilling, pwede na gumamit ng mga gamit dito, mas may free parking pa. So, bali dito magluluto na kasama sa package yun. Yun. So, sa couple yun. Ngayon, kapag kalimbawa, maramihan na, magkano naman ang bayad doon at talimbawa sa isang overnight o magtatagal isang linggo? Pag overnight, halimbawa sa 20 packs, binibigay na namin na kahit 10,000. Overnight? Oo, overnight. Libre na yung parking nyo. Tapos pwede kayong gumamit ng mga ng stove, gano'n. Parking. So, bali yung overnight na yun sa 20 packs, for example, overnight is... Kahit 20 to 25, baka ka siya. So, overnight yun. Ngayon, kung ano ba, magtatagal kami ng salinggo, so ikukwenta na lang kung ilang araw. Pwede yung gano'n. Tapos, pwede na nating discountan pa. Ayun. So, halimbawa naman, Sir Danny, may dala kaming pagkain, o paano yung sistema no, na may mga plato na ba rito gagamitin, etc.? Meron dito mga pinggan na panggamit namin, nakareserba. So, kasama na rin sa pack? Kasama na yun. Ayun. So, halimbawa, after dito, gusto nang maligo, pupunta rin, mga ilang minuto, at doon ba sa Paligon, may bayad pa rin? Walang bayad doon sa pagpunta sa dagat. Malinaw ang tubig dito, tapos ang walking ka lang, 2 to 3 minutes. Sa dagat ka na. Sa dagat na.
So pwede ka rin magtayo doon ng portable tent, gano'n? Oo, pwede naman. Pwede naman? Pwede kang mag-tent sa gabi, gano'n. Gusto mong matulog dyan, pwede yung tent. Pwede rin. So, pero pwede kung gusto mo, babalik kayo rito. Oo, pwede rin. Basta yung babayaran niya, overnight yun. Oo. Ayun. So, ayun mga katropa, ano yan, sinabi ni Sir Danny na yun pala, murang-mura lang ang presyo. Eh, kaysa pupunta ka sa mga ibang resort, somewhere yung mga, lalo na yung mga private pool, mas mahal yata ang alam ko, no, kaysa dito. So, Sir Danny, ano ang pwede natin sabihin sa ating mga viewers na saan lugar to? Madali ba itong makita itong lugar na to? Oo, sa ano lang ito, Sitio Hulo, Barangay Calayo, Sugbo, Batangas. Pwede nyo rin tingnan sa Google, sa Maps, nakaano na yung ano namin. May maps kayo para hindi kayo maligaw. Kung sakali, may magpapabooking, pwede isang pwede kumota? Doon sa ano, meron kaming ano sa ano? Facebook? Sa Facebook. May page na. Ano nakalagay ng pangalan? Tambayan sa Calayo. Ayun, yun. Halimbawa, cellphone number para makontak. Meron yung 0919-68-430. Ayun. So, tsaka yung 0915-98-418. Ayun. O, dyan lang. So, ayun mga katropa, may mga cellphone number at pwede nyo rin daw tingnan sa kanilang Facebook page ang Tambayan sa Calayo. So, sir, bukod pa dyan, ano pa ba mga pribilehiyo ng mga gustong pumunta rito kung sakaling, siyempre, summertime na. Ano pa mga pribilehiyo na pwede? Pwede silang mag-island, ano eh. Mayroong pinapasyalan yung tinatawag na sandbar, tapos fish feeding, pwede rin silang mag-ano, yung banana boat, may jet ski. So, mayroong bayad sa kanila doon? Doon. May maanohan doon sa dagat. Sa may beach. Mayroon silang ano doon, pwede tayong So ayun, pwede kayo mag-jet ski, meron doon mga mapapasyalan maganda ron na may kayak, may banana boat, yan. Tapos pwede kayo pumunta doon sa tinatawag na fish feeding. Ano yung fish feeding? Yung papakainin mo yung isda, kitang-kita mo. Okay. Oo, lumalapit sa iyo yung maraming isda. Ayun. Tapos ang linaw. Tapos yung isa? Yung tinatawag na parang sandbar, parang nasa isang isla kayo na ano, lumibuhangin. Pero may tubig din yun. Oo, pwede kayo maligo. Ayun. So ayun, makita nyo katropa. Siguro, mas maganda may experience nyo yun. Kaya contact na kayo, no, dito sa Tambayan sa Calayo at ito'y bagong-bago at fully furnished, no? Nakita nyo naman yung mga kubo, kita nyo sa likuran namin, hindi lang yung kubo, meron ho dito yung mga pang pamilya, yung mga maramihan, no? Talagang naka-fully air condition, meron sariling CR na napakalinis at mahihiya kang mag-CR, no? So mga katropa, basta contact lang kayo kung sakali, kung ayaw nyo naman, nahihiya kayo or what, pwede nyo sabihin sa millennial na kung magpapabukay at i-relay natin kay Sir Danny, okay? Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Text na! O kaya tumawag na kayo? Diyan sa nakikita niyo mga cellphone number sa screen ng mga cellphone at hanapin si Sir Danny Espinosa na siya pong owner ng Tambayan sa Calayo at sabihin niyo nabang na napanood niyo sa Millennial Online TV at bibigyan kayo ng malaking discount. Tawag na mga katropa! Destruction of dangerous drugs worth 1 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Ayun, oh. Maganda hapon.
Oras mga kaibigan, alas 3:31 ng hapon, oras sa buong kapuluan. At siyempre po, maaga nating sisimulan ngayon ang programang Tropa. At siyempre po, ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan, ka-jamming, ka-dabbercats, ka-TFC, Rosel Lopez. At siyempre sa technical side pa rin, abay, kasama pa natin si Joshua Baltao. Nakakala ko hindi pupunta at nag-a-axi lang. Yung pala ay bumuelo lang. Okay, sa mga kaibigan, abay, medyo kumukulimlim kanina. Napansin natin yan mula kanina umaga until now. Eh, ano kaya? May bagyo ba? May LPA ba? May malalaman natin yan sa DOST Pag-asa. Sa pag-ulat po ng ating katropa na si, kung di ako nagkakamali, no, si Ma'am Grace Castañeda. Eh, mamaya lang po yan. At samantalang kahapon, mga kaibigan, aba ay nagbigay po ng nagkaroon ng isang awarding ceremony dyan po sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency, no? Kung saan po ay nagpamigay ng umabot sa 10,262,337 ang Philippine Drug Enforcement Agency, no, sa kanilang national headquarters dyan sa QC. Nagkaroon po ng awarding ceremony and a conference o confers monetary rewards, no, sa kanilang 14 na informante ng PIDEA. Ito po yung mga private eye. May kalaki po ng mga natanggap nilang pera, no? Ngayon nga lang po, pagka ganung mga trabaho, abay, bush buhay po yan. At syempre po, pinangunahan ni PIDEA Director General Wilkins M. Villanueva ang pagbibigay, no, ng award doon po sa mga tinatawag na private eye. At yung pong cash reward nila ay ito po yung sa mga confidential informants, no, yung mga informante nila para pumasugpo yung mga gawain ng illegal na droga sa iba't ibang lugar. Abay, napakaswerte po nung isang private eye dito, si Dream, kung tawagin. Yun po ang alias niya. Abay, napakalaki po nang natanggap ni Dream. Umabot po sa 1,000,000, no? Yung kanyang natanggap na pera, kung di ako nagkakamali, baka umabot ng kulang-kulang 5,000,000. Eh, yun nga lang, marami naman po siyang naituro, maraming naitimbre na mga bypass operation, yung pong mga drug din, ganun, yung mga gawaan ng shabu, yan, marami siyang naitimbring ganun. Kaya naman po umabot sa ganung kalaking halaga ang kanyang nakuha. At yung pong ano na yun ay nagresulta, no, ito po yung pagkakaresulta sa 22 successful anti-drug operations, na, at pagkahuli po ng mga illegal na droga ng malalaking halaga. Ba talagang ganun, wala tayong magagawa. Eh, yan ang gusto ng mga illegalista, no, ng mga, lalo na yung mga gumagawa ng illegal na droga, no, eh, para kumita nga naman ng pera. Eh, wala tayong magagawa, talagang kapit sa patalim. Well, nasa saka na yan ng mga kaibigan, ano, yun nga lang, siyempre pag sinabi natin bawal, masama, abay, masama yan, di ba? Ganun lang yan, eh. Baka mamaya kasi makikita ng ibang tao, eh, malaking kumita, malaking nakita nga lang, eh, masama po yan, no? At dahil marami po sisira yung mga kabataan. At magandang hapon, bago tayo magsimula, may magandang hapon sa ating mga katropa na nakatunghay na ngayon sa programang Tropa dito sa Millennial Online TV, ang news online TV ng bagong milenyo, ha? Millennial Online TV, ha? Si Boss Manny Perez ng Caloocan City sa Bagong Silang, siya pong proprietor ng Painter's Choice Paint Center. Sabay, pag kailangan niyo pong magpaganda ng bahay, ng sasakyan, ay doon lang po kayo pumunta, particular yung mga taga-Caloocan, doon sa Painter's Choice Paint Center. Ha, mamimili lang ho kayo doon, ituturo niyo lang, at kung hindi kayo marunong magtimpla, pwede ho doon magtimpla ng pintura na ipapahid niyo o ipipintura niyo sa inyong bahay o sasakyan. At magandang hapon din kay Miss Jackie Lagpawadahar, kay Ma'am Linda Villagonza, Sir Joey Reyes, Sir Haji Crespo, Sir Romel Martinez, at Dr. Jojo Revilla, mga tropang LMT.
At magandang hapon din kay paring Henera Arias Gado ng Barangay Pulo diyan sa Valenzuela. Ay nga pala, mamaya tatawagan natin itong tinasabing Mr. Sigwa dito po sa GDD Documentation Services Incorporated, kung saan po kumuha ng motorsiklo itong ating complainant kahapon na si Mark JB Balante, no? Na kung saan matapos maibigay o maibayad yung kulang na 5 buwan na amortization month o amortization sa kanyang motorsiklo, abay pinadlak pa ng mga ungas. Ay wala naman sa batas yung gano'n, no? Eh paano yan? Hindi nila ibibigay na yung motor. Paano yung hinulog ng tao? Hindi pwede yun. Maya-maya lang kuya mga kaibigan, at susubukan natin tawagan. Pero ngayon, pansamantala mga kaibigan, alamin muna natin sa DOST Pag-asa lagay ng panahon para naman malaman natin, baka mamaya yung mga uuwi dyan, walang payong, mga nasa opisina pa para makapaghanda, no? Kung may bagyo ba, may LPA ba. Eh siyempre po sa pagulat ng ating kasamang katropa na si, kung ako nagkakamali, si Grace Castañeda, na isa po sa weather specialist po ng DOST Pag-asa. Mga kaibigan, panoorin po natin. Magandang umaga ngayon ay April 20, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy nga pong umiiral ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa buong bahagi ng ating bansa. Dala pa rin po nito yung mainit at maalinsangan na panahon, lalong-lalo na po yan sa tanghali at yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa dakong hapon at gabi. Sa kasalukuyan ay wala rin po tayong minomonitor na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dito sa buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay sa kabuuan ay maaliwalas ang ating panahon, mainit at maalinsangan lalong-lalo na po yan sa tanghali, kaya pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na hanggat maaari po ay stay indoors or limitahan lamang ang outdoor activities. At kung hindi naman po maiiwasan ay huwag po nating kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. At kung magiging matagal naman po yung exposure po natin sa labas, ay ugaliin po natin yung pag-inom ng tubig at mag-take a break po tayo from time to time upang maiwasan po natin yung panganib na maaaring idulot po ng init ng panahon sa ating kalusugan. And also sa dakong hapon at gabi naman po, ay meron tayong mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms. Ang agwat po ng temperatura sa lawag ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mula 15 to 24 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay mula 22 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng Kalayaan Islands, Puerto Princesa, maging sa bahagi ng Legazpi, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, sa kabuuan po ay maaliwalas din ang ating panahon, maliban na lamang po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa dakong hapon at gabi, lalong-lalo na po yan dito po sa bahagi ng Eastern Visayas. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po yan sa mga event ng severe thunderstorms. And also ito nga pong mga pag-ulan nito ay mga panandalian lamang, at ang ating mga regional offices ay nagpapalabas din po ng mga thunderstorm advisory o mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Ang agwat po ng temperatura sa Iloilo ay maaaring maglaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu at Tacloban ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Zamboanga ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Davao ay mula 24 to 32 degrees Celsius. At sa Cagayan de Oro ay mula 25 to 31 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa,
Wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin na maglalayag dyan po sa kanluran at hilagang dagat baybayin po ng Northern Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng karagatan po natin dyan po sa lugar na iyan. At para naman po sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, bukas po yan ng Huwebes, sa Biyernes, and by weekend po sa Sabado. Inaasahan po natin na dito sa Metro Manila, maging sa bahagi ng Baguio City, Legazpi City, sa Metro Cebu at Metro Davao, ay sa kabuuan po maaliwalas ang ating panahon, mainit at maalinsangan, lalong-lalo na po yan sa tanghali, kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin na hanggat maaari po ay stay indoors or limitahan lamang po ang outdoor activities. At kung hindi naman po maiiwasan ang paglabas, ay huwag po nating kalilimutan yung ating pananggalang po sa direktang init ng araw. And also sa dakong hapon naman po at gabi, asahan natin na mayroon pa rin po tayo mga tsansa ng pulupulong pag-ulan or mga panandalian pong pag-ulan. Dulot naman po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Ang agot po ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mula 15 to 24 degrees Celsius. Sa bahagi ng Legazpi City ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 24 to 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:40 ng umaga at lulubog mamayang 6:11 ng hapon. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At iyan po ang latest dito sa Weather Forecasting Center. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Grace Castañeda, ang isa po sa weather specialist ng DOST PAGASA. So yan po lagay ng ating panahon. At nagatid po yan sa atin sa oras na alas 3:43 po ng hapon, Philippine Standard Time. At bago tayo magpatuloy, abay magandang hapon din po kay Boss Rogelio Dagdag Esteban, buhat po sa Barangay Kuya Po, dyan po sa lalawigan ng Nueva Ecija, no, sa Kuya Po. At ganyan din kay Ma'am Ferrihano, magandang hapon. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programang tropa, at ngayon ay susubukan natin na matawagan po, no, itong si Mr. Sigwa, no. Ito po yung doon po sa kumpanyang GDD Documentation Services, no. Alamin natin kung ito'y makakausap natin ngayon. Sandali lamang po, ha. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Aba, wala. Subscriber cannot be reached. Please try again later. Subukan po natin itong iba pang number dito. Yung pong, tignan natin itong Malayan Bank, ano? Tignan natin kung may makakausap tayo dito sa may Malayan Bank, no? Tanungin natin ito. Abay, wala akong sumasagot, ano? At teka muna, ha? Try natin yung ibang numero. Wala akong sumasagot, eh. Ha? Baka mamaya, hindi natin malaman kung wala na yun o kung paano. Ha? Sandali lamang po, ha? Hinahanap natin yung isa pang number. Nitong
Juan, ha? Sandali lang. Wala tayong makita na number. Kaya tignan natin to. Ha? Sandali lamang. Tignan natin. You don't have enough load balance to make this call. Ay, wala na raw load. Sabi nung smart, wala na raw load. Okay, pero yun, wala tayong sumasagot. Ayun, paring Inera, tinatawagan natin yung binigay na number ni Mark, yung si Mr. Sigwa, eh, laging out of coverage area yung telepono. No? At yun naman sa Malayan Bank, ay wala rin sumasagot sa kanilang Globe number, no? Yung 0917. Eh, wala, pagka ganyan, wala tayong makakausap talaga. No? Pero subukan pa natin ulit, ha? Subukan pa natin ulit. Subukan natin. Bigla namang nag-busy ngayon. Kanina walang sumasagot, ngayon bigla nag-busy. Ba, ganito pa lang ka-busy itong Malayan Bank. Ha? Subukan ulit natin si Mr. Sigwa. Ha? The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ayun. Ayun, nako, eh wala. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Eh wala, paring Iner. Pakisabi kay JB na wala, hindi natin makontakt. Wala talaga, no? Ilang number na tinawagan natin. Kung may iba pa siyang number, abay, sabi mo, i-chat sa akin. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Magandang hapon din sa ating kuya, no? Kakuya rin natin to, si Boss Val Leonardo, na photojournalist po ng Remate at Vice President po ng Quezon City Police District Press Corps. Magandang hapon sa iyo, Kuya Val Leonardo. Ayun, ha? Medyo, ba't ganun? Medyo para lakas ng ugong, ano? Napapansin mo ba, Diyos? Malakas ang ugong? Ha? Malakas ang ugong? Okay, nako, alas 3:48 na po ng hapon, mga Dapper Cats. At tuloy-tuloy pa rin tayo, katulad nga ng sinasabi natin, kahapon nagkaroon po ng ceremony, ng awarding ceremony dyan po sa himpilan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City. So mga kaibigan, panoorin po natin kung ilan yung binigyan doon sa 10 million pesos na yon, no, na biglang bilang reward doon po sa kanilang mga private eye o mga impormante, kaya po mabilis na nasusugpo ang ibang mga drugs, yung mga illegal drugs activities ng mga ungas na mga drug lord, pati na ang mga pusher o tulak. Malaman natin at kung ilan yung binigyan. So mga kaibigan, siyempre pinangunahan po ito ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins M. Villanueva. Panorin po natin. Location to be led to us by Father James Buliget, to be followed by the singing of our Philippine National Anthem. Let us pray. Almighty God, we thank you for the gift of life and for the gift of health. We thank you for this awarding ceremony that we are going today. We ask your continual guidance and protection upon all who are working in this agency. Keep them safe in all their endeavors. We ask the Lord to be present with us in this awarding, so that all awardees will work more for the glory of your name. All this we ask in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Location to be led to us by Father James Buliget,
to be followed by the singing of our Philippine national anthem. Let us pray. Almighty God, we thank you for the gift of life and for the gift of health. We thank you for this awarding ceremony that we are going today. We ask your continual guidance and protection si upon all who are working in this agency. Na, Porto, si keep them Anthony safe Bautista in all their endeavors. We ask the Lord to be present with us in this awarding so that all awardees will work more for the glory of your name. All this we ask in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, ma'am, sirs. Please take your seats. Good morning to all of us today. We are recognizing the significant efforts of our informants on their help in our anti-drug campaign. Before we formally start, it is my pleasure once again to acknowledge the presence of our Director General Undersecretary Wilkins M. Villanueva, sir. Deputy Director General for Operations, ASEC Gregorio R. Pimentel, sir. Deputy Director General for Administration, ASEC Diosdado Carrion, sir. Our Chief of Staff, Director 3, Charlene R. Magdurulang, ma'am. Members of the Operation Private Rewards Committee, representatives from the business sector, Mr. Martin Paragoso and Mr. Efren Lavinia, sirs. Representative from the religious sector, Father James Buligat, sir. Our guest from Philippine National Police Drug Enforcement Group, Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, sir, and company. PIDEA service directors, regional directors, and other officials, fellow drug busters, media representatives, our viewers on the live streaming of this event, ladies and gentlemen, welcome to the Operation Private Eye awarding ceremony. To formally welcome everyone to this event, may I call on our Deputy Director General for Operations, ASEC Gregorio R. Pimentel, for his welcome remarks. A round of applause, please. Our Director General Undersecretary Wilkins M. Villanueva, sir. Deputy Director General for Administration, Assistant Secretary Diosdado Carrion, sir. Our Chief of Staff, the most improved Chief of Staff, Charlene Magdurulang, ma'am. Our service directors,
our representatives from the business sector, the awardees, our confidential informants, our friends from the media, ladies and gentlemen, magandang umaga sa ating lahat. Allow me to welcome everyone for two things. First is our safe return from the Holy Week trip, and I hope the Lenten season gave you the chance to spend time with our families and reflect on ourselves. And second is to welcome everyone to the awarding of monetary rewards to the Confidential Informants Program under PDEA's Operation Private Eye. So, what is Operation Private Eye? This program allows all ordinary citizens with information to assist law enforcement units in the fight against illegal drug trafficking. Today, over 10 million pesos in monetary rewards will be awarded. This in recognition to the courage of ordinary citizens who have given crucial information leading to the arrest of illegal drug traffickers and the seizure of large volume of illegal drugs. How can anyone avail this program? There are so many ways. PDEA has provided the avenue, the door for citizenry participation. And one of which is Isumbong Mo Kay Wilkins platform. So anyone can see posters. You can see, find it everywhere, how to make your informations reach the PDEA. Another is that we have PDEA hotlines. You can always report your informations to these platforms provided for. You can also send letters or emails. My office, just put my name there and leave your letter to the guard, and your information will be acted upon. I am receiving a lot of informations through letters. Kahit hindi naka-mail, i-drop nyo na lang doon sa guard namin dyan, aabot sa opisina ko. Pwede rin kayo mag-walk-in. If you find it more safe and more effective, find somebody, a PDEA agent, or go to any regional office, find the intelligence officer, give your information there. And we also welcome the dead agents, ang tawag namin doon. Ito yung mga deep penetration agents. This is a very successful program that we are doing now. So, ang tawag natin yan, yung mga deep penetration agents. Your information and your presence will be taken care of. We maintain the utmost secrecy to hide your identity. And then, you will, or your information will undergo the process of intelligence cycle to determine whether it is actionable or not. So from there, you can and you are welcome to participate in this Operation Public Eye. Let your participation celebrate
the success of our anti-drug campaign. So our recipient now, our awardees, congratulations. And to the operating units, we salute you. And I hope that we will see more improvements in the near future. Again, welcome and good morning. Thank you for that very warm and informative welcome remarks, sir. For today, 13 civilian informants of the Philippine Drug Enforcement Agency who had given 22 successful anti-drug operations will receive a total of 10,262,337 pesos and 3 centavos in cash rewards in order to still observe health protocols and minimize physical crowding during the awarding ceremony. Only informants scheduled to receive amounts equal to or larger than 500,000 pesos will receive the rewards physically. Rewards below the 500,000 mark were turned over to concerned PDEA regional offices for awarding to their respective informants. May we now request our Director General PDEA, sir, Deputy Director General for Operations, sir, Deputy Director General for Administration, sir, and our Chief of Staff, ma'am, to please come up front to lead the awarding ceremony. Including the Rewards Committee, please. Thank you. Financial Management Service is now ready with the cash rewards. As usual, we will be awarding cold cash for Operation Private Eye. Ladies and gentlemen, we are about to present to you the PDEA's eyes and ears in the barangays. Our first awardee, informant with codename Miai, whose information relayed to PDEA Cordillera Administrative Region, Mountain Province, Provincial Office, resulted to the seizure of 156,474.60 grams of dried marijuana leaves and the arrest of 3 drug personalities during an interdiction operation at Sitio Ampaliwen, Poblacion, Sadanga, Mountain Province on October 12, 2021. The reward of 500,000 is awarded to informant Miai. Our next awardee is informant with codename Salonga, whose information relayed to PDEA Special Enforcement Service resulted to the seizure of 7,010.50 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of 2 drug personalities during a bypass operation in front of Sumo Market, Daang Hari Alternate Route, Mulino 4, Bacoor City, Cavite on September 29, 2021. The reward of 581,454 pesos and 6 centavos is awarded to informant Salonga. Our next awardee is informant with codename Bonky, whose information relayed to Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit, National Capital Region, resulted to the seizure of 10,348.93 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation at B25, L25, Moab Street, Town and Country Homes, Subdivision, Barangay Burul 1, Dasmariñas City, Cavite, on April 26, 2021. The reward of
766,739 pesos and 75 centavos is awarded to Informant Bongki. Our next awardee is Informant with codename Palanyag, whose information relayed to PIDEA Regional Office, National Capital Region, Eastern District Office resulted to the seizure of 10,014.39 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of three drug personalities during a bypass operation at number 53 Diamond Street, Camellia Homes 3C, Pamplona 3, Las Piñas City on May 7, 2021. The reward of 807,176 pesos and 85 centavos is awarded to Informant Palanyag. Informant Palanyag will also receive another reward for the information relayed to PIDEA RONCR Eastern District Office that resulted to the seizure of 10,012.46 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation at the vicinity of Pure Gold, Ninoy Aquino Avenue, Barangay Santo Niño, Parañaque City, on May 2, 2021. The reward of 815,474 pesos and 61 centavos is awarded to Informant Palanyag. Our next awardee is Informant with codename Dream, whose information relayed to PIDEA Intelligence and Investigation Service resulted to the seizure of 16,002.90 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation in front of China Bank Savings, Paso de Blas Branch, along General Luis Street, Barangay Paso de Blas, Valenzuela City, on August 1, 2021. The reward of 1,050,854 pesos and 55 centavos is awarded to Informant Dream. Informant Dream will also receive another reward for the information relayed to PIDEA IIS resulted to the seizure of 19,993.81 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation at Block 4, Lot 14, Phase 1, Avida Settings, Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite, on July 24, 2021. The reward of 1,094,267 pesos and 50 centavos is awarded to Informant Dream. For the second time around, Informant with codename Bongki, whose information relayed to PNP DEG, SOUNCR, resulted to the seizure of 21,898.25 grams of methamphetamine hydrochloride and the death of a drug personality during a drug bypass operation at the vacant lot located along Axis Road, Kalawaan, Pasig City on May 9, 2021. The reward of 1,219,866 pesos and 15 centavos is awarded to Information Bongki. Our last awardee is Informant with codename Dream, whose information relayed to PIDEA IIS resulted to the seizure of 127,031.50 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of three drug personalities during a drug bypass operation at number 47 Magsaysay Street, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City on August 21, 2021. The reward of 2 million pesos is awarded to Informant Dream. For posterity, may I request all awardees to please join our officers
for the group picture. We are also request our command group, our committee officers from the private sectors, mom sirs, to please come up front and join our awardees for the group picture. Thank you. Once again, a round of applause to all of the awardees. Congratulations. We hope that you will not tire giving information regarding the illegal drug activities in the communities. Thank you very much, ma'am, sirs. And now, let us listen to a message to be given to us by our ever-supportive Director General, Wilkins M. Villanueva, sir. A round of applause, please. Thank you, sir. Please take your seats. Assistant Press Secretary Gregorio Pimentel, sir, our Deputy Director General for Operations. Assistant Secretary Diosdado Carrion, sir, our Deputy Director General for Administration. Members of the Operation Private Awards Committee, Mr. Martin Paragoso, Mr. Efren Lavinia, and Father James Boliget, Director 3 Maria Lourdes Jacosalem, Director 3 Adrian Albarino, and of course, ipapakilala ko ba ng maayos, the most sexiest and the most beautiful chief of staff the PIDEA ever had, Director 3 Charlene Magdurulang. Members of the media, magandang umaga po sa ating lahat. We have just given a total of 10,200,000 amount of reward for those fearless, faceless, and nameless individuals who keep on helping us in our fight against illegal drugs. Ito yung mga tao na hindi inaalintana kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Initial is para lang makatulong. But at the end of the day, we were able to give them what is due for them. At isa dito, si alias Dream, na konting pangarap, dating nangangarap lang, pero ngayon ay instant millionaire na siya, amounting to more than 4 million pesos. Palakpakan natin si alias Dream, codename Dream. We give premium on all of these people. Ginagawa na natin ito matagal na. When I was still the director of regional office NCR, yung mga informants ko rin ay recipients nitong reward na ito. But nung araw, before I came as DG, 5 million lang ang binibigay ng PIDEA tungkol dito. Maybe because kokonti lang din yung claimant. But nung dumating kasi ako,
ang dahaba na ng pila ng claimants. At I don't think na yung 5 million is sufficient to support all of those claimants. That is why 2020, I increased that to 10 million. Thinking na pag in-increase natin ito ng 10 million, mawawala na yung pila. Mababayar, mabibigyan lahat ng kani-kanilang mga rewards at the same time, kokonti yung nakapila. Ladies and gentlemen, just last year, ang pila ng Operation Private Eye ay umabot ng 29,000 pesos at 29 million pesos. So dito sa first quarter lang po ito, meron pa po tayong another, yung second quarter which will be given this June. Sa first quarter alone, may utang po tayong more than 18 million pesos pa na hindi natin nabigyan for this quarter. But the program for this year is only 10 million. Maybe on the next year's program, aakyatan natin ito. But this is a good problem for PDEA. Bakit? Kasi, ibig sabihin, dumadami na ang mga informants, ang mga tao na nakakapagbigay ng kani-kanilang information that led to arrest and confiscations ng mga tone-toneladang shabu. Never, it's unprecedented, never in the history of drug law enforcement na tayo ay nakakakuha ng ganito na kalaki for the period of 3 to 6 months. The latest na nagawa naman ng NBI is almost 13 billion worth of illegal drugs. That is 1.6 tons of dangerous drugs. While we are triumphant in what we are doing, at marami ang nagsasabi, bakit may pumapasok pa rin? Bakit parati pa rin may nakukuha? Ladies and gentlemen, itong mga dating hindi natin nakukuha, ito na yung mga nakukuha natin ngayon. Through this brave informants. At definitely papasok, at parati ko na paulit-ulit tayo dito para tayo sirang plaka dito. Paulit-ulit, papasok ang lahat ng mga yan habang hindi pa natin nakukumpleto ang pagbibigay ng proper intervention sa lahat ng drug users sa ating bansa. So while we are doing the supply reduction thing and we are winning it, kailangan pa nating pag-ibayuhin pa through the local government units ang pagbibigay ng tamang intervention sa kani-kanilang mga persons who use drugs. So that at the end of what we are all doing, holistically, by giving them proper intervention, palagay ko naman, mawawalan na ng gana itong mga importer na ito na magpapasok sa ating bansa. Dahil it will no longer be profitable for them to do so. Ladies and gentlemen, this is what we are calling Barangay Drug Clearing Program. And that's what we have been doing since the start of the administration of our dear President. So ito, we are doing the supply reduction, but we do not forget the demand reduction by preventing them, the would-be users, to use drugs and mitigate those users, the effect on them, by trying to give them proper rehabilitation and reintegration program. Marami pa kaming nasa pipeline. Kung inaakala nila
na hindi natin sila nakikita, I'm sorry, kitang-kita na namin kayo. Kung inaakala ninyo makakalusot kayo, I'm sorry, maghintayan lang tayo. Try it. We will always be there. We are always ready for you. While we are doing this, we are also while giving rewards to our people and to those informants, eh talagang pinaghuhusay natin ang kakayahan ng ating mga ahente para ma-perform nila ang kanikanilang mga trabaho na hindi na tayo mamamatayan. Just last week, namatay na yung responsable sa pagkamatay ng ating 5 ahente. He thought that he can get away with the law. Maraming salamat sa grupo ng NBI at Philippine National Police at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating mga PDEA personnel who were not even undertaking a drug enforcement activity. These people are conducting demand reduction campaign before they were ambushed in Lanao del Sur. Maraming salamat po, Director Destor, at sa lahat ng kumakatawan ng NBI at ng Philippine National Police, at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating mga taga-PDEA. Magandang umaga, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you for that very wonderful message, sir. Indeed, our agency is truly blessed to have a leader just like you. At this juncture, may I request everyone to please rise for the mass singing of the PDEA hymn. Sa'y paglingkuran, magandang kinabukasan, alay sa kabataan. Tayo'y magsama-sama, tungo sa tagumpay. Lakas ng PDEA, ating iwagay may aming tutuling alay na sa inyo ibibigay. Buhay may iaanay kong kailangan sa take your seats, ma'am, sir. May I now request Director 3 Derek Carion, Director of the Compliance Service and Chief Public Information Office, to open the floor for the conference. Thank you, Agent Bucles. With the permission of our Director General, sir, pakibigay po yung microphone. Ah, nandyan na pala. Inaanyayahan po natin ang ating mga kaibigan mula sa media. If you have any questions. Oh, yung mic. Microphone para kay sir. Dito paabot na lang, please. May we have the first question for anyone? Ma'am, please, mapakilala po tayo. Sir, good morning. Sheena from SMNI News. So my first question po, kasi
ilang araw na lang po yung termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung assurance na ibibigay natin sa ating mga kababayan dito po sa ating kampanya kontra illegal na droga, sir? Thank you. Hello. Assurance? Yes, sir. The only assurance that we can give is that we will not stop what we are doing. Hindi titigil ang inyong PDEA, ang inyong Philippine National Police at lahat ng sangay ng gobyerno hanggat hindi natin matapos ang programa ng lahat ng administration for that matter. Maubos ang paywood sa ating bansa. Yung droga, ano na yan eh? It will come. It will come after maubos natin at mabigyan ng reformation at reintegration program ang lahat ng paywood sa ating bansa. Yun ang ipagpapatuloy natin gawin. Okay. Sir, next question po. Can we say, sir, na magiging daan ito na marami pang mga kababayan natin, na mga civilian na makikipagtulungan sa ahensya, sir, upang matugis yung mga drug personalities? Do you think, sir, marami pang mga civilian, sir, ang papasok dito, sir, na maging informant? Marami pa, marami pa. Actually, marami kaming nasa pipeline ngayon. And, ano ito? Wait and see ito. Naghahanapan tayo. Pero nakita na natin. So, wait lang. Okay. Sir, about naman po sa kaligtasan ng ating mga informant. Saan yung assurance din natin sa kaligtasan nila? Kita nyo naman, nakapag-receive sila ng reward nila. Si codename Dream, eh, 4 million richer today. Kahit sa Antalpak ka pumunta, hindi ka mag-milyonaryo dyan. Dito na kayo, mag-informant na kayo, maging milyonaryo kayo. Kumbaga, sir, welcome development din to para sa ating agency, sir, no? Kasi nabibigay moral din, hindi lang po dito sa agency, pati na po sa ating mga yeah, people. Kasi although si Dream, itong si Bongki ay nakatanggap, kami, dahil nagampanan namin yung trabaho eh. We, another person were put into jail because of them. Minus one. You know, yung mga nagpapadala kasi hindi naman taga rito, tagalabas yan. So kahit anong gawin mong huli ng huli, yung nagpapadala galing sa labas eh. Ang tatamaan lang yung mga operators dito. Of course, eh pabawas na ng pabawas, bilangin nyo lahat yung nakuha natin. Pabawas na ng pabawas, but they will keep on recruiting. Matitigil lang yung cycle na yan pag wala nang gagamit. And that's what we are doing. Yan nga yung sinasabi ni Senator Soto parati when he was still with the DDB. Selling will only stop is if we can stop buying. Pag wala ng buyer, eh, sino pang magbebenta? Sir, last na lang. Sapat ba yung funds natin, sir, para sa ating pabuya? For this year, nakakapagtrabaho naman tayo ng ayos. But maybe next year talagang papa-increase tayo dahil talagang tumatama lang talaga yung trabaho. Pero mas may pangangailangan pa sana tayo na para mas mapabilis yung gagawin natin. But salamat pa rin sa atin. Again, salamat. Nagpapasalamat ang PDEA sa lahat na nagbigay sa atin ng tulong. Kasi nakita nila hindi naman apolitical eh. Ang droga dapat walang kulay eh. Dapat kahit sinong manalo, droga ang pagtuunan ninyo dahil naandyan, kasama ang pamilya natin dyan, na masisira ang buhay. Kahit sino ka man. Kasama tayo dyan. Next question, sir. Mr. Alan Gatos. DG, may dalawang tanong lang po ako. Yung first question ko ay gaano na karami yung nabigyan natin ng pabuya dito sa private eye program na to? At sa kabuuan nung simulan itong programa na to ay gaano kalaking pondo na yung nailabas po natin para tugunan itong programa na to, DG? Yes, akong bilang sa bilang, talagang ang dami, sobra na. But, we are limited sa 10 million every quarter.
Dati 5 million lang ito, itinaas natin ng 10 million. But maybe next year, gagawin nating 15 million per quarter para maging 60 million ito sa buong taon. Siguro mauubusan na yung pila dito. At maraming maiinganyo talaga dahil tingnan natin, ordinaryo si Dream eh. Ordinaryo, isang iglap 4 million peso richer. So, palalaganapin pa natin ito, but right now for this year, 10 million lang tayo per quarter, that is 40 million for this year allotted for them. Okay. Second question ko, dito sa mga naging informant natin, simulan itong programa na ito, naging wala bang napahamak sa kanila after nilang magbigay ng informant na binalikan sila ng mga sindikato na ikinanta nila yung illegal na droga? So far since 2002, wala pa ako nabalitaan. Okay. Kasi kita mo naman, oh, yung mata lang mo. Yung mata nga hindi mo kita dahil pati yung mata may salamin. Last bonus question na lang, sir. Ngayon papalapit yung eleksyon, wala na ba tayong na-monitor na politiko na involved sa drugs? We don't care election ka man o hindi. For as long as itong trabaho namin, dire-diretso ito, election man o hindi. So lahat yan monitored. Mapolitika ko man o hindi. Ngayon, pag matiming ka, sorry, touch move ka. Ganun naman talaga ang buhay ng tao. Again, dapat ang inyong PDEA dapat at ang inyong police, ang inyong NBI na nagtatrabaho against illegal drugs dapat walang kulay. Para ang trabaho namin dire-diretso. Walang gap. Ganun dapat ang tingin natin sa ating ahensya. At ang inyong PDEA ganyan ang ginagawa. So wala kaming kulay. Banat, laban kun laban. Hanggang sa maksakote, wait lang kayo, sinasabi ko sa inyo. Ay, nako, maniwala kayo sa akin. Yes, sir. Pakilala po tayo. Season po ng IBC 13, sir. First question ko po is, how do we compute the rewards po doon sa mga informants natin? Kasi iba-iba, may 2 million, may 1 million, and so on. How do we compute this po para mabigyan sila ng ganung kalaking reward? May table of computation na inilagay ang Dangerous Drugs Board for the computation of each and every dangerous drugs na makukuha. Depending on the weight and purity of dangerous drugs, doon bibigyan ng corresponding amount. So yun, so itong example natin, si Dream, yung last niya is naka 2 million siya. So ibig sabihin, talagang more than maximum na yun. Okay. Hindi na pwedeng tumaas yun. So it's either mas mataas pa yung naibigay niya, pero maximum na yung 2 million. Kasi baka maubos na yung pera ng private eye, which is kaya niyang ubusin. Sir, pang soundbite lang, ulitin lang natin, regarding doon sa proper intervention sa drug users dito sa ating bansa, ano ho yung mga proper interventions kaya na dapat ilaan ng pamahalaan para talagang masugpo na itong o matapos na itong illegal na droga dito sa ating bansa? Actually, ginagawa na natin eh. Ginagawa na ng ating local government units down to the barangay level. Ito yung tinatawag nating Community-Based Drug Rehabilitation Program or CBDRP. Ito ay binibigay para dun sa mga lightly affected na PWDs natin. Sa barangay level, outpatient ito sila. While kung mataas ang affectation mo as being a drug dependent, dun ka na sa facility-based rehabilitation center. That is 6 months. Ginagawa na yan. Medyo kumonti lang, humina, it's because of yung nagkaroon tayo ng problem sa COVID-19. Dahil bawal ang social distancing. So, bawal yung maggugrupo ka. So, medyo humina ang kampanya tungkol dyan. Pero right now,
ibinabalik na ngayon ng mga local government units yung CBDRP and yung treatment para sa severely affected PWDs. So we expect na mas marami tayong mabibigyan ng intervention program para ma-rehabilitate ang mga taong ito. Sir, last na lang, siguro hingin na lang po namin yung numbers po ng mga users na nasa ilalim po ng ating rehabilitation program, yung proper intervention po na sinasabi natin. As far as yung mga na-cleared nating barangay, out of mga 24,000 cleared barangays nationwide, eh umaabot na tayo more than 300,000. Cleared pa lang ito, ha? Hindi pa ito yung affected barangays. Pero sa Philippine National Police alone, more than 500,000 na eh. Yung na-rehabilitate nila eh. And we are still getting the number from the DOH and the different local government unit. I believe, pumalo na ito sa 1,000,000. Okay. Next question, ma'am. Hello po, sir. Good morning. Clay po from PTV. Sir, nabanggit na po yung election kanina. I'd just like to ask kung may updated po tayo na narco list na may kasama yung mga tumatakbong candidates po ngayon. And what is your message po sa voting public po? Go ahead po. Again, itong sinasabing narco list, eh matagal na ito eh. Matagal na ito. But since dumating tayo, eh we are monitoring them. We are updating the monitoring system against them. And so far naman, talagang walang galaw eh. Walang galaw. So maybe, eh talagang they are more careful than before. Dahil, eh talagang pag gumalaw, talagang mamalasin talaga sila sa pulis at sa PIDEA. We will really give them what's due for them. But right now kasi walang galaw, so what will you do? Kukunin mo para lang maipakita na, uy, may ginagawa kami. Ano naman tayo? Fair tayo sa lahat. But the thing is, pag gumalaw ka na at naglaro ka na, eh kami na yung sasagutin mo. And that's what we have been doing. Sir, magandang araw po. Asher Kadapan Jr. po from UNTV News and Rescue. Sir, tanong walang kung yung itong mga nakuha po, karamihan po ba dito ay mga imported na mga drugs? And you mentioned as well na you emphasized yung mga imported na mga drugs. Saan po ba natin nakikitang dumadaan itong mga imported drugs na to? For so long, eh wala naman tayong laboratory dito. So we believe that galing sa labas talaga ito. Dahil wala tayong gawaan na dito eh. While we were dismantling different laboratories, pero maliliit ito. Itong mga laboratories na ito ay ginagawa lang nila para linisin yung mga pangit na item na pumasok. Now, kung tatanungin nyo, saan galing? Eh we have proven yung operation natin last year sa Zambales na galing ito sa gitna ng dagat, shipside, na hindi dumaan sa lahat ng ports natin. We have proven that. Itong Infanta Quezon na huli ng NBI na 1.6 tons, eh na-proven natin galing ito sa international water na hindi ito dumaan kahit sa ang porte ng Pilipinas, ng ports of the Philippines. While others, eh, yun yung binabacktrack natin ngayon kung saan pinanggalingan. So, bottom line, nakukuha natin because we are monitoring yung itong galaw ng mga local operators nila. So, again, ito, sinasabi natin, ang ginagawa nila ngayon is low risk, high reward. Ano ibig sabihin? Dati kasi, they are putting up laboratories dito. Kumukuha sila ng chemist na banyaga, kumukuha ng chemicals, gagawin dito. So ano ibig sabihin? Kaya nilang gumawa as far as 100 kilos every week. That is high risk, high reward. But, ang ginagawa na nila ngayon, nagpapadala sila, hindi nakukuha yung mga taong nagpapadala. Ang nakukuha natin, yung operator na naan dito. At the same time, tunitunilada pa rin yung pumapasok. Low risk, high reward. But, itong low risk na ito, ang nakukuha na natin dito, okay lang yan. Yung operators dito, ubusin natin.
At marami pa rin tayong binabantayan na operators dito. Pero yung sasabihin natin na matitigil, hindi, bakit? Kasi yung nagpapadala galing sa labas eh. Kahit anong gawin mong tumbling-tumbling, hindi mo mahuhuli. Nasa labas eh. That is why there was one time na dapat may papasok na item dito galing sa Malaysia. Ang ginawa natin, makipag-coordinate na tayo sa Malaysian counterpart, nahuli na nila doon. So yung magpapadala dapat dito, doon na nila sa Malaysia kinuha. And gagawin pa rin natin yan pag nagkaroon tayo ng tamang information. But, okay na yan. Dito, operator dito nakukuha. Bahala kayo. Ambition kayong kumuha dito. Sinasabi siya, mamalasin talaga kayo. Nakikita na namin kayo, promise. Mas nakikita ng PDEA ngayon kaysa before. Hi, Sir. Zian Ambrosia from ABS-CBN. Sir, yung importer, sir, follow-up question. Lumalabas po ba na konti na lang yung porsyento ng mga importers sa ngayon? And also, ano pa yung mga nationalities na tinututukan natin? Dahil dati po madalas Chinese yung mga nahuhuli natin. Ano po bang nationalities? Ang main drug trafficking organization na naglalaro dito sa landscape natin ngayon sa Pilipinas, ito yung mga members ng Golden Triangle. Golden Triangle, ito yung sa Myanmar, Laos, Thailand group. Tapos, idadala nila ito, yung malapit na lang sa Pilipinas, Malaysia, Thailand, ipapadala na dito. So, ito yung, but most of them are all, mga, of course, kahit naman saan tayo, may Chinese eh. So, yung mga naglalaro pa rin dyan are from mga Chinese personalities pa rin. Kaya, syempre, Chinese ka, galing nasa labas, pagdating mo dito, mga mahuhuli natin, mga Chinese din. Kasi yun yung mga operators na nirecruit nila. So, ganun ang landscape natin. So, sasabihin natin galing China, wala nang galing China. Nag-ooperate sila sa Golden Triangle na ang operation. Because pinapatay sila sa China. So, those people na naglalaro galing sa China, lumipat na sa Golden Triangle. At they are the ones manning the operation within Southeast Asia, and at the same time, papunta na rin sila sa papuntang western part na rin ng mundo. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. No. Sir, good morning. Mark Gabriel from Net25. Sir, follow-up ko lang yung question kanina. Kung hindi active ngayon, sir, yung mga narco politician, may namomonitor ba tayo, sir, ngayon na umiikot na narco money o drug money mula dun sa mga drug lord na namumuhunan sa mga politiko ngayon, sir? Ito, prangkahan tayo. Kahit hindi ka naman narco, umiikot ang pere. Di ba? How much more pag narcos ka? Kahit hindi narco ka, hindi, iikot yan. Election eh. So that's how to answer it. Sir, may mga specific tayong binabantayan, sir, na... Meron tayong mga binabantayan, but yung sasabihin mo na yung pera ng drugs, walang galaw eh. Paano ka magkakapera ng drugs? Walang galaw. So nanahimik, so paano sila magkakadrug? Maybe yung savings nila. That's also true with other candidates. Di ba? Iikot din pera. So it's either narco money or personal money or talpak money or wedding money. Iikot yan, election. Sir, balikan ko lang yung mga informant. Hanggang saan ba yung role nila, sir? Hanggang prosecution ba ng mga suspect na naaresto na itinuro nila? Nino. Nung mga binigyan natin ng reward, sir? Wala, informant lang ito. Ito yung nagsabi, sir, may nakita akong ganito na... Itong si alias ganito, sir. Nakita ko, may warehouse doon. Parating tuwing gabi na andun yung mga sasakyan nila. Umaga, walang galaw. Tapos ayaw magpapasok. Tapos lalabas. Nagsisigarilyo sa labas. Papasok ulit. Mga ganong ano. So, hindi naman talaga sila yung nag-akay sa amin doon. Ginawa pa rin ng PDEA, ng PNP, yung talagang legwork. Para matuntun yun. Hanggang sa ginamit na rin natin lahat ng pamato, panabla, lahat-lahat.
para makuha itong mga taong to. Yun ang mahabang legwork na ginagawa natin. But, identifying them initially, ito yung role nitong mga informants natin. At napakalaki nito. Napakalaki. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Wala in na... short, in short, hindi sila kasama doon sa build-up. Tawagan na lang, ano pa bang ibang ano? During build-up, wala na sila, hindi na sila kasama. Wala na pong katanungan. One last, Sir Alan? Wala na? Okay. Wala si Jimmy, sir. Last na lang talaga, sir. For how many administration, kinover ko na itong PIDEA, sir. But this present administration ay nag-focus talaga on drug operation, tokang, and actually, mga dalawa or isang buwan na lang mahigit, itong administration na ito mag-expire na. PIDEA will remain, but the administration magkakaroon ng pagbabago. Yung accomplishment, yung aggressiveness ng campaign against drug, paano masusustain to kung sa mga susunod na administration, they will not as aggressive as this present administration. Actually, the Operation Pride Bait ay started panahon pa ni President Gloria Macapagal Arroyo. Start na ito. Start na. That was during the time na Panay Laboratories ang nakukuha natin. Malaki ang laboratories, kaya talagang 2 million yung rewards na. When I galing kasi ako, I started sa PIDEA. We started crafting what's PIDEA now. Start from the planning, kung paano ang mukha ng PIDEA, ano ang magiging values. Naka-start na ako . So, when I became the DG, all of those things na sabi ko, pangarap lang, when I was still the regional director, tinupad ko yon para sa PIDEA. And right now, kahit sinong administrasyon ang papasok, PIDEA ay prepared for that. Kasi, ang taas na nang naabot ng PIDEA, being professional and excellent, excellence-driven people na mataas ang credibility. And right now, management side, ISO na rin ang buong PIDEA, lahat ng region. First in law enforcement. So, kahit sinong administrasyon na papasok, for as long as tama ang budget natin, tatrabaho lahat ng tao. Magtatrabaho ang inyong PIDEA. Na kahit ka, sabi ko nga, apolitical dapat eh. Because we are doing our job na dapat professional ka lang in performing your duty. At aalis kami, maiiwan ko ang professional na PIDEA. And that's what I commit before I leave. For the next 74 days before we leave. Wala na po. Maraming salamat to our media friends, to our Director General, sir, and the command group. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. That concludes our media briefing. I'll turn over the mic to Agent Bukles. Bumawi sila. Kami pinainit dito dati. Yung mga cameraman ang mainit. Thank you, sir. That concludes our awarding ceremony for Operation Private Eye Informants. This has been your host, Agent Abigail Bukles, from the Intelligence Service. Thank you so much for your time and support. Once again, a pleasant day to all. Vocation to be led to us by Father James Buliget, to be followed by the singing of our Philippine National Anthem. Let us pray. Almighty God, we thank you for the gift of life and for the gift of health. We thank you for this awarding ceremony that we are going today. We ask your continual guidance and protection upon all who are working in this agency. Keep them safe in all their endeavors. We ask the Lord to be present with us in this awarding, so that all awardees will work more for the
vocation to be led to us by Father James Buliget, to be followed by the singing of our Philippine national anthem. Let us pray. Almighty God, we thank you for the gift of life and for the gift of health. We thank you for this awarding ceremony that we are going today. We ask your continual guidance and protection upon all who are working in this agency. Keep them safe in all their endeavors. We ask the Lord to be present with us in this awarding so that all awardees will work more for the glory of your name. All this we ask in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, ma'am, sirs. Please take your seats. Good morning to all of us today. We are recognizing the significant efforts of our informants on their help in our anti-drug campaign. Before we formally start, it is my pleasure once again to acknowledge the presence of our Director General, Undersecretary Wilkins M. Villanueva, sir. Deputy Director General for Operations, ASEC Gregorio R. Pimentel, sir. Deputy Director General for Administration, ASEC Diosdado Carion, sir. Our Chief of Staff, Director 3, Charlene R. Magdurulang, ma'am. Members of the Operation Private Rewards Committee, representatives from the business sector, Mr. Martin Paragoso and Mr. Efren Lavinia, sirs. Representative from the religious sector, Father James Buliget, sir. Our guest from Philippine National Police Drug Enforcement Group, Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, sir, and company. PDEA service directors, regional directors, and other officials, fellow drug busters, media representatives, our viewers on the live streaming of this event, ladies and gentlemen, welcome to the Operation Private Eye awarding ceremony. To formally welcome everyone to this event, may I call on our Deputy Director General for Operations, ASEC Gregorio R. Pimentel, for his welcome remarks. A round of applause, please. Our Director General, Undersecretary Wilkins M. Villanueva, sir. Deputy Director General for Administration, Assistant Secretary Diosdado Carion, sir. Our Chief of Staff, the most improved Chief of Staff, Charlene Magdurulang, ma'am.
our service directors, our representatives from the business sector, the awardees, our confidential informants, our friends from the media, ladies and gentlemen, magandang umaga sa ating lahat. Allow me to welcome everyone for two things. First is our safe return from the Holy Week trip, and I hope the Lenten season gave you the chance to spend time with our families and reflect on ourselves. And second is to welcome everyone to the awarding of monetary rewards to the Confidential Informants Program under PDEA's Operation Private Eye. So, what is Operation Private Eye? This program allows all ordinary citizens with information to assist law enforcement units in the fight against illegal drug trafficking. Today, over 10 million pesos in monetary rewards will be awarded. This in recognition to the courage of ordinary citizens who have given crucial information leading to the arrest of illegal drug traffickers and the seizure of large volume of illegal drugs. How can anyone avail this program? There are so many ways. PDEA has provided the avenue, the door for citizenry participation. And one of which is Isumbong Mo Kay Wilkins platform. So anyone can see posters. You can see, find it everywhere, how to make your informations reach the PDEA. Another is that we have PDEA hotlines. You can always report your informations to these platforms provided for. You can also send letters or emails. My office, just put my name there and leave your letter to the guard, and your information will be acted upon. I am receiving a lot of informations through letters. Kahit hindi naka-mail, i-drop nyo na lang doon sa guard namin dyan, aabot sa opisina ko. Pwede rin kayo mag-walk-in. If you find it more safe and more effective, find somebody, a PDEA agent, or go to any regional office, find the intelligence officer, give your information there. And we also welcome the dead agents, ang tawag namin doon. Ito yung mga deep penetration agents. This is a very successful program that we are doing now. So, ang tawag natin yan, yung mga deep penetration agents. Your information and your presence will be taken care of. We maintain the utmost secrecy to hide your identity. And then, you will, or your information will undergo the process of intelligence cycle to determine whether it is actionable or not. So from there, you can and you are welcome to participate in this Operation Public Eye. Let
your participation celebrate the success of our anti-drug campaign. So our recipient now, our awardees, congratulations, and to the operating units, we salute you, and I hope that we will see more improvements in the near future. Again, welcome and good morning. Thank you for that very warm and informative welcome remarks, sir. For today, 13 civilian informants of the Philippine Drug Enforcement Agency, who had given 22 successful anti-drug operations, will receive a total of 10,262,337 pesos and 3 centavos in cash rewards, in order to still observe health protocols and minimize physical crowding during the awarding ceremony. Only informants scheduled to receive amounts equal to or larger than 500,000 pesos will receive the rewards physically. Rewards below the 500,000 mark were turned over to concerned PDEA regional offices for awarding to their respective informants. May we now request our Director General PDEA, sir, Deputy Director General for Operations, sir, Deputy Director General for Administration, sir, and our Chief of Staff, ma'am, to please come up front to lead the awarding ceremony. Including the rewards committee, please. Thank you. Financial Management Service is now ready with the cash rewards. As usual, we will be awarding cold cash for Operation Private Eye. Ladies and gentlemen, we are about to present to you the PDEA's eyes and ears in the barangays. Our first awardee, informant with codename Miai, whose information relayed to PDEA Cordillera Administrative Region, Mountain Province, Provincial Office, resulted to the seizure of 156,474.60 grams of dried marijuana leaves and the arrest of 3 drug personalities during an interdiction operation at Sitio Ampaliwen, Poblacion, Sadanga, Mountain Province on October 12, 2021. The reward of 500,000 is awarded to informant Miai. Our next awardee is informant with codename Salonga, whose information relayed to PDEA Special Enforcement Service resulted to the seizure of 7,010.50 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of 2 drug personalities during a bypass operation in front of Sumo Market, Daang Hari Alternate Route, Mulino 4, Bacoor City, Cavite on September 29, 2021. The reward of 581,454 pesos and 6 centavos is awarded to informant Salonga. Our next awardee is informant with codename Bonky, whose information relayed to Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit, National Capital Region, resulted to the seizure of 10,348.93 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation at B25, L25, Moab Street, Town and Country Homes, Subdivision, Barangay Burul 1, Dasmariñas City, Cavite,
on April 26, 2021. The reward of 766,739 pesos and 75 centavos is awarded to informant Bongki. Our next awardee is informant with codename Palanyag, whose information relayed to PIDEA Regional Office, National Capital Region, Eastern District Office, resulted to the seizure of 10,014.39 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of three drug personalities during a bypass operation at number 53 Diamond Street, Camellia Homes 3C, Pamplona 3, Las Piñas City on May 7, 2021. The reward of 807,176 pesos and 85 centavos is awarded to informant Palanyag. Informant Palanyag will also receive another reward for the information relayed to PIDEA RONCR Eastern District Office that resulted to the seizure of 10,012.46 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation at the vicinity of Pure Gold, Ninoy Aquino Avenue, Barangay Santo Niño, Parañaque City, on May 2, 2021. The reward of 815,474 pesos and 61 centavos is awarded to informant Palanyag. Our next awardee is informant with codename Dream, whose information relayed to PIDEA Intelligence and Investigation Service resulted to the seizure of 16,002.90 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation in front of China Bank Savings, Paso de Blas Branch, along General Luis Street, Barangay Paso de Blas, Valenzuela City, on August 1, 2021. The reward of 1,050,854 pesos and 55 centavos is awarded to informant Dream. Informant Dream will also receive another reward for the information relayed to PIDEA IIS resulted to the seizure of 19,993.81 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of a drug personality during a bypass operation at Block 4, Lot 14, Phase 1, Avida Settings, Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite, on July 24, 2021. The reward of 1,094,267 pesos and 50 centavos is awarded to informant Dream. For the second time around, informant with codename Bongki, whose information relayed to PNP DEG, SOUNCR, resulted to the seizure of 21,898.25 grams of methamphetamine hydrochloride and the death of a drug personality during a drug bypass operation at the vacant lot located along Axis Road, Kalawaan, Pasig City on May 9, 2021. The reward of 1,219,866 pesos and 15 centavos is awarded to Information Bongki. Our last awardee is informant with codename Dream, whose information relayed to PIDEA IIS resulted to the seizure of 127,031.50 grams of methamphetamine hydrochloride and the arrest of three drug personalities during a drug bypass operation at number 47 Magsaysay Street, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City, on August 21, 2021. The reward of 2 million pesos is awarded to informant Dream.
For posterity, may I request all awardees to please join our officers for the group picture. We also request our command group, our committee officers from the private sectors, ma'am sirs, to please come up front and join our awardees for the group picture. Thank you. Once again, a round of applause to all of the awardees. Congratulations. We hope that you will not tire giving information regarding the illegal drug activities in the communities. Thank you very much, ma'am, sirs. And now, let us listen to a message to be given to us by our ever-supportive Director General, Wilkins M. Villanueva, sir. A round of applause, please. Thank you, sir. Please take your seats. Assistant Press Secretary Gregorio Pimentel, sir, our Deputy Director General for Operations. Assistant Secretary Diosdado Carrion, sir, our Deputy Director General for Administration. Members of the Operation Private Awards Committee, Mr. Martin Paragoso, Mr. Efren Lavinia, and Father James Boliget, Director 3 Maria Lourdes Jacosalem, Director 3 Adrian Albarino, and of course, ipapakilala ko ba ng maayos, the most sexiest and the most beautiful chief of staff the PIDEA ever had, Director 3 Charlene Magdurulan. Members of the media, magandang umaga po sa ating lahat. We have just given a total of 10,200,000 amount of reward for those fearless, faceless, and nameless individuals who keep on helping us in our fight against illegal drugs. Ito yung mga tao na hindi inaalintana kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Initially is para lang makatulong. But at the end of the day, we were able to give them what is due for them. At isa dito, si alias Dream, na konting pangarap, dating nangangarap lang, pero ngayon ay instant millionaire na siya, amounting to more than 4 million pesos. Palakpakan natin si alias Dream, codename Dream. We give premium on all of these people. Ginagawa na natin ito matagal na. When I was still the director of regional office NCR, yung mga informants ko rin ay recipients nitong reward na ito. But nung araw, before I came as DG, 5 million lang ang binibigay ng PIDEA tungkol dito. Maybe because kokonti lang din yung claimant. But nung dumating kasi ako,
ang dahaba na ng pila ng claimants. At I don't think na yung 5 million is sufficient to support all of those claimants. That is why 2020, I increased that to 10 million. Thinking na pag in-increase natin ito ng 10 million, mawawala na yung pila. Mababayar, mabibigyan lahat ng kanilang mga rewards, at the same time, kokonti yung nakapila. Ladies and gentlemen, just last year, ang pila ng Operation Private Eye ay umabot ng 29,000 pesos at 29 million pesos. So dito sa first quarter lang po ito, meron pa po tayong another, yung second quarter, which will be given this June. Sa first quarter alone, may utang po tayong more than 18 million pesos pa na hindi natin nabigyan for this quarter. But the program for this year is only 10 million. Maybe on the next year's program, aakyatan natin ito. But this is a good problem for PIDEA. Bakit? Kasi, ibig sabihin, dumadami na ang mga informants, ang mga tao na nakakapagbigay ng kani-kanilang information that led to arrest and confiscations ng mga tuneladang shabu. Never, it's unprecedented, never in the history of drug law enforcement na tayo ay nakakakuha ng ganito na kalaki for the period of 3 to 6 months. The latest na nagawa naman ng NBI is almost 13 billion worth of illegal drugs. That is 1.6 tons of dangerous drugs. While we are triumphant in what we are doing, at marami ang nagsasabi, bakit may pumapasok pa rin? Bakit parati pa rin may nakukuha? Ladies and gentlemen, itong mga dating hindi natin nakukuha, ito na yung mga nakukuha natin ngayon through this brave informants. At definitely papasok, at parati ko na paulit-ulit tayo dito para tayo siramplaka dito, paulit-ulit, papasok ang lahat ng mga yan habang hindi pa natin nakukumpleto ang pagbibigay ng proper intervention sa lahat ng drug users sa ating bansa. So while we are doing the supply reduction thing and we are winning it, kailangan pa nating pag-ibayuhin pa through the local government units ang pagbibigay ng tamang intervention sa kani-kanilang mga persons who use drugs. So that at the end of what we are all doing, holistically, by giving them proper intervention, palagay ko naman, mawawalan na ng gana itong mga importer na ito na magpapasok sa ating bansa. Dahil it will no longer be profitable for them to do so. Ladies and gentlemen, this is what we are calling Barangay Drug Clearing Program. And that's what we have been doing since the start of the administration of our dear President. So ito, we are doing the supply reduction, but we do not forget the demand reduction by preventing them, the would-be users, to use drugs and mitigate those users, the effect on them, by trying to give them proper rehabilitation and reintegration program. Marami pa kaming nasa pipeline. Kung inaakala nila
na hindi natin sila nakikita, I'm sorry, kitang-kita na namin kayo. Kung inaakala ninyo makakalusot kayo, I'm sorry, maghintayan lang tayo. Try it. We will always be there. We are always ready for you. While we are doing this, we are also, while giving rewards to our people and to those informants, eh talagang pinaghuhusay natin ang kakayahan ng ating mga ahente para ma-perform nila ang kanikanilang mga trabaho na hindi na tayo mamamatayan. Just last week, namatay na yung responsable sa pagkamatay ng ating 5 ahente. He thought that he can get away with the law. Maraming salamat sa grupo ng NBI at Philippine National Police at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating mga PDEA personnel who were not even undertaking a drug enforcement activity. These people are conducting demand reduction campaign before they were ambushed in Lanao del Sur. Maraming salamat po, Director Destor, at sa lahat ng kumakatawan ng NBI at ng Philippine National Police, at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating mga taga-PDEA. Magandang umaga, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you for that very wonderful message, sir. Indeed, our agency is truly blessed to have a leader just like you. At this juncture, may I request everyone to please rise for the mass singing of the PDEA hymn. Sa'y paglingkuran, magandang kinabukasan, alay sa kabataan, tayo'y magsama-sama, tungo sa tagumpay, lakas ng PDEA, ating hiwalay-way. Aming tungkuling alay na sa inyo, ibibigay, buhay may iaalay kong kailangan, sa take your seats, ma'am, sir. May I now request Director 3 Derek Carion, Director of the Compliance Service and Chief Public Information Office, to open the floor for the conference. Thank you, Agent Bukles. With the permission of our Director General, sir, pakibigay po yung microphone. Nandiyan na pala. Inaanyayahan po natin ang ating mga kaibigan mula sa media. If you have any questions. Oh, yung mic. Microphone para kay Sir. Dito paabot na lang, please. May we have the first question for anyone? Ma'am, please, magpakilala po tayo. Sir, good morning. Sheena from SMNI News. So my first question po, kasi
ilang araw na lang po yung termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung assurance ang ibibigay natin sa ating mga kababayan dito po sa ating kampanya kontra illegal na droga, sir? Thank you. Hello. Assurance? Yes, sir. The only assurance that we can give is that we will not stop what we are doing. Hindi titigil ang inyong PDEA, ang inyong Philippine National Police at lahat ng sangay ng gobyerno hanggat hindi natin matapos ang programa ng lahat ng administration for that matter. Maubos ang paywood sa ating bansa. Yung droga, ano na yan eh? It will come. It will come after maubos natin at mabigyan ng reformation at reintegration program ang lahat ng paywood sa ating bansa. Yun ang ipagpapatuloy natin gawin. Okay. Sir, next question po. Can we say, sir, na magiging daan ito na marami pang mga kababayan natin, na mga civilian na makikipagtulungan sa ahensya, sir, upang matugis yung mga drug personalities? Do you think, sir, marami pang mga civilian, sir, ang papasok dito, sir, na maging informant? Marami pa, marami pa. Actually, marami kaming nasa pipeline ngayon. And, ano ito? Wait and see ito. Naghahanapan tayo. Pero nakita na natin. So, wait lang. Okay. Sir, abot naman po sa kaligtasan ng ating mga informants. Saan yung assurance din natin sa kaligtasan nila? Kita nyo naman, nakapag-receive sila ng reward nila. Si codename Dream, 4 million richer today. Kahit saan talpak ka pumunta, hindi ka magmilyonaryo dyan. Dito na kayo, mag-informant na kayo, maging milyonaryo kayo. Kumbaga, sir, welcome development din to para sa ating agency, sir, no? Kasi nabibigay moral din, hindi lang po dito sa agency, pati na po sa ating mga yeah, people. Kasi although si Dream, itong si Bongky ay nakatanggap, kami, dahil nagampanan namin yung trabaho eh. Another person were put into jail because of them. Minus one. You know, yung mga nagpapadala kasi hindi naman taga rito, tagalabas yan. So kahit anong gawin mong huli ng huli, yung nagpapadala galing sa labas eh. Ang tatamaan lang yung mga operators dito. Of course, pabawas na ng pabawas. Bilangin nyo lahat yung nakuha natin. Pabawas na ng pabawas, but they will keep on recruiting. Matitigil lang yung cycle na yan pag wala nang gagamit. And that's what we are doing. Yan nga yung sinasabi ni Senator Soto parati. When he was still with the DDB, selling will only stop is if we can stop buying. Pag wala nang buyer, sino pang magbebenta? Sir, last na lang. Sapat ba yung funds natin, sir, para sa ating pabuya? For this year, nakakapagtrabaho naman tayo ng maayos. But maybe next year talagang papa-increase tayo dahil talagang tumatama lang talaga yung trabaho. Pero mas may pangangailangan pa sana tayo na para mas mapabilis yung gagawin natin. But salamat pa rin sa atin. Again, salamat. Nagpapasalamat ang PDEA sa lahat na nagbigay sa atin ng tulong. Kasi nakita nila hindi naman apolitical eh. Ang droga dapat walang kulay eh. Dapat kahit sinong manalo, droga ang pagtuunan ninyo dahil naandyan, kasama ang pamilya natin dyan, na masisira ang buhay. Kahit sino ka man. Kasama tayo dyan. Next question, sir. Mr. Alan Gatos. DG, may dalawang tanong lang po ako. Yung first question ko ay gaano na karami yung nabigyan natin ng pabuya dito sa private eye program na to? At sa kabuuan nung simulan nitong programa na to ay gaano kalaking pondo na yung nailabas po natin para tugunan itong programa na to, DG? Yes, akong bilang sa bilang, talagang ang dami, sobra na. But, we are limited sa 10 million every quarter.
Dati 5 million lang ito, itinaas natin ng 10 million. But maybe next year, gagawin nating 15 million per quarter para maging 60 million ito sa buong taon. Siguro mauubusan na yung pila dito. At maraming maingganyo talaga dahil tingnan natin, ordinaryo si Dream eh. Ordinaryo, isang iglap 4 million peso richer. So, palalaganapin pa natin ito, but right now for this year, 10 million lang tayo per quarter, that is 40 million for this year allotted for them. Okay. Second question ko, dito sa mga naging informant natin, simulan itong programa na ito, naging wala bang napahamak sa kanila after nilang magbigay ng informant na binalikan sila ng mga sindikato na ikinanta nila yung illegal na droga? So far since 2002, wala pa ako nabalitaan. Okay. Kasi you, kita mo naman, oh, yung mata lang mo. Yung mata nga, hindi mo kita dahil pati yung mata may salamin. Last bonus question na lang, sir. Ngayon papalapit yung election, wala na ba tayong na-monitor na politiko na involved sa drugs? We don't care election ka man o hindi. For as long as itong trabaho namin, dire-diretso ito, election man o hindi. So lahat yan monitored. Mapolitika ko man o hindi. Ngayon, pag matiming nga ka, sorry, touch move ka. Ganun naman talaga ang buhay ng tao. Again, dapat ang inyong PDEA dapat at ang inyong pulis, ang inyong NBI na nagtatrabaho against illegal drugs dapat walang kulay. Para ang trabaho namin dire-diretso. Walang gap. Ganun dapat ang tingin natin sa ating ahensya. At ang inyong PDEA ganyan ang ginagawa. So wala kaming kulay. Banat, laban kun laban. Hanggang sa Maksakote, wait lang kayo, sinasabi ko sa inyo. Ay, nako, maniwala kayo sa akin. Yes, sir. Pakilala po tayo. Season po ng IBC 13, sir. First question ko po is, how do we compute the rewards po doon sa mga informants natin? Kasi iba-iba, may 2 million, may 1 million, and so on. How do we compute this po para mabigyan sila ng ganung kalaking reward? May table of computation na inilagay ang Dangerous Drugs Board for the computation of each and every dangerous drugs na makukuha. Depending on the weight and purity of dangerous drugs, doon bibigyan ng corresponding amount. So yun, so itong example natin, si Dream, yung last niya is naka 2 million siya. So ibig sabihin, talagang more than maximum na yun. Okay. Hindi na pwedeng tumaas yun. So it's either mas mataas pa yung naibigay niya, pero maximum na yung 2 million. Kasi baka maubos na yung pera ng private eye, which is kaya niyang ubusin. Sir, pang soundbite lang, ulitin lang natin, regarding doon sa proper intervention sa drug users dito sa ating bansa, ano ho yung mga proper interventions kaya na dapat ilaan ng pamahalaan para talagang masugpo na itong o matapos na itong illegal na droga dito sa ating bansa? Actually, ginagawa na natin eh. Ginagawa na ng ating local government units down to the barangay level. Ito yung tinatawag nating Community-Based Drug Rehabilitation Program or CBDRP. Ito ay binibigay para dun sa mga lightly affected na PWDs natin. Sa barangay level, outpatient ito sila. While kung mataas ang affectation mo as being a drug dependent, dun ka na sa facility-based rehabilitation center. That is 6 months. Ginagawa na yan. Medyo kumonti lang, humina, it's because of yung nagkaroon tayo ng problem sa COVID-19. Dahil bawal ang social distancing. So, bawal yung maggrupo ka. So, medyo humina ang kampanya tungkol dyan. Pero right now,
ibinabalik na ngayon ng mga local government units yung CBDRP and yung treatment para sa severely affected P-Woods. So we expect na mas marami tayong mabibigyan ng intervention program para ma-rehabilitate ang mga taong ito. Sir, last na lang, siguro hingin na lang po namin yung numbers po ng mga users na sa ilalim po ng ating rehabilitation program, yung proper intervention po na sinasabi natin. As far as, yung mga na-cleared nating barangay out of 24,000 cleared barangays nationwide, eh umaabot na tayo ng more than 300,000. Cleared pa lang ito ha. Hindi pa ito yung affected barangays. Pero sa Philippine National Police alone, more than 500,000 na eh. Yung na-rehabilitate nila eh. And we are still getting the number from the DOH and the different local government unit. I believe, pumalo na ito sa 1 million. Okay. Next question, ma'am. Hello po, sir. Good morning. Clay po from PTV. Sir, nabanggit na po yung election kanina. I'd just like to ask kung may updated po tayo na narco list na may kasama yung mga tumatakbong candidates po ngayon. And what is your message po sa voting public po? Go ahead po. Again, itong sinasabing narco list, eh matagal na ito eh. Matagal na ito. But since dumating tayo, eh we are monitoring them. We are updating the monitoring system against them. And so far naman, talagang walang galaw. Walang galaw. So maybe, eh talagang they are more careful than before. Dahil, eh talagang pag gumalaw, talagang mamalasin talaga sila sa pulis at sa PIDEA. We will really give them what's due for them. But right now kasi walang galaw. So what will you do? Kukunin mo? Para lang maipakita na, uy, may ginagawa kami. Ano naman tayo? Fair tayo sa lahat. But the thing is, pag gumalaw ka na at naglaro ka na, eh kami na yung sasagutin mo. And that's what we have been doing. Sir, magandang araw po. Asher Kadapan Jr. po from UNTV News and Rescue. Sir, tanong walang kung yung itong mga nakuha po, karamihan po ba dito ay mga imported na mga drugs? And you mentioned as well na you emphasized yung mga imported na mga drugs. Saan po ba natin nakikitang dumadaan itong mga imported drugs na to? For so long, eh wala naman tayong laboratory dito. So we believe that galing sa labas talaga ito. Dahil wala tayong gawaan na dito eh. While we were dismantling different laboratories, pero maliliit ito. Itong mga laboratories na ito ay ginagawa lang nila para linisin yung mga pangit na item na pumasok. Now, kung tatanungin nyo, saan galing? Eh we have proven yung operation natin last year sa Zambales na galing ito sa gitna ng dagat, ship side, na hindi dumaan sa lahat ng ports natin. We have proven that. Itong Infanta Quezon na huli ng NBI na 1.6 tons, na-proven natin galing ito sa international water, na hindi ito dumaan kahit sa ang porte ng Pilipinas, ng ports of the Philippines. While others, yun yung binabacktrack natin ngayon kung saan pinanggalingan. So, bottom line, nakukuha natin because we are monitoring yung itong galaw ng mga local operators nila. So, again, ito, sinasabi natin, ang ginagawa nila ngayon is low risk, high reward. Ano ibig sabihin? Dati kasi, they are putting up laboratories dito, kumukuha sila ng chemist na banyaga, kumukuha ng chemicals, gagawin dito. So, ano ibig sabihin? Kaya nilang gumawa as far as 100 kilos every week. That is high risk, high reward. But, ang ginagawa na nila ngayon, nagpapadala sila, hindi nakukuha yung mga taong nagpapadala. Ang nakukuha natin, yung operator na naan dito. At the same time, tunelada pa rin yung pumapasok. Low risk, high reward. But, itong low risk na ito, ang nakukuha na natin dito, okay lang yan. Yung operators dito, ubusin natin.
At marami pa rin tayong binabantay na operators dito. Pero yung sasabihin natin na matitigil, hindi, bakit? Kasi yung nagpapadala galing sa labas eh. Kahit anong gawin mong tumbling-tumbling, hindi mo mahuhuli. Nasa labas eh. That is why there was one time na dapat may papasok na item dito galing sa Malaysia. Ang ginawa natin, nakipag-coordinate na tayo sa Malaysian counterpart, nahuli na nila doon. So yung magpapadala dapat dito, doon na nila sa Malaysia kinuha. And gagawin pa rin natin yan pag nagkaroon tayo ng tamang information. But, okay na yan. Dito, operator dito nakukuha. Bahala kayo. Ambition kayong kumuha dito. Sinasabi siya, mamalasin talaga kayo. Nakikita na namin kayo, promise. Mas nakikita ng PDEA ngayon kaysa before. Hi, sir. Zian Ambrosia from ABS-CBN. Sir, yung importer, sir, follow-up question. Lumalabas po ba na konti na lang yung porsyento ng mga importers sa ngayon? And also, ano pa yung mga nationalities na tinututukan natin? Dahil dati po madalas Chinese yung mga nahuhuli natin. Ano po bang nationalities? Ang main drug trafficking organization na naglalaro dito sa landscape natin ngayon sa Pilipinas, ito yung mga members ng Golden Triangle. Golden Triangle, ito yung sa Myanmar, Laos, Thailand group. Tapos, idadala nila ito, yung malapit na lang sa Pilipinas, Malaysia, Thailand, ipapadala na dito. So, ito yung, but most of them are all, mga, of course, kahit naman saan tayo, may Chinese eh. So, yung mga naglalaro pa rin dyan are from mga Chinese personalities pa rin. Kaya, syempre, Chinese ka, galing nasa labas. Pagdating mo dito, mga mahuhuli natin, mga Chinese din. Kasi yun yung mga operators na nirecruit nila. So, ganun ang landscape natin. So, sasabihin natin galing China, wala nang galing China. Nag-ooperate sila sa, sa Golden Triangle na ang operation. Because pinapatay sila sa China. So, those people na naglalaro galing sa China, lumipat na sa Golden Triangle. At they are the ones manning the operation within Southeast Asia and at the same time, papunta na rin sila sa papuntang western part na rin ng mundo. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. No. Sir, good morning. Mar Gabriel from Net25. Sir, follow-up ko lang yung question kanina. Kung hindi active ngayon, sir, yung mga narco politician, may namomonitor ba tayo, sir, ngayon na umiikot na narco money o drug money mula dun sa mga drug lord na namumuhunan sa mga politiko ngayon, sir? Ito, prangkahan tayo. Kahit hindi ka naman narco, umiikot ang pere. Di ba? How much more pag narcos ka? Kahit hindi narco ka, hindi, iikot yan. Election eh. So that's how to answer it. Sir, may mga specific tayong binabantayan, sir, na... Meron tayong mga binabantayan, but yung sasabihin mo na yung pera ng drugs, walang galaw eh. Paano ka magkakapera ng drugs? Walang galaw. So, nanahimik. So, paano sila magkakadrug? Maybe yung savings nila. That's also true with other candidates. Di ba? Iikot din pera. So, it's either narco money or personal money or talpak money or wedding money. Iikot yan, election. Sir, balikan ko lang yung mga informant. Hanggang saan ba yung role nila, sir? Hanggang prosecution ba ng mga suspect na naaresto na itinuro nila? Nino. Nung mga binigyan natin ng reward, sir? Wala, informant lang ito. Ito yung nagsabi, sir, may nakita akong ganito na itong si alias ganito, sir. Nakita ko, may warehouse dun, parating tuwing gabi na andun yung mga sasakyan nila. Umaga, walang galaw, tapos ayaw magpapasok. Tapos lalabas, nagsisigarilyo sa labas. Papasok ulit. Yung mga ganung ano. So, hindi naman talaga sila yung nag-akay sa amin doon. Ginawa pa rin ang PDEA ng PNP, yung talagang legwork. Para matuntun yun. Hanggang sa ginamit na rin natin lahat ng pamato, panabla, lahat-lahat.
para makuha itong mga taon to. Yun ang mahabang legwork na ginagawa natin. But, identifying them initially, ito yung role nitong mga informants natin. At napakalaki nito. Napakalaki. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Wala in na... short, in short, hindi sila kasama doon sa build-up. Tawagan na lang, oh, eh, ganito, oh, ano pa bang ibang ano. During build-up, wala na sila, hindi na sila kasama. Wala na pong katanungan. One last, Sir Alan? Wala na? Si Al- okay. Wala si Jimmy, sir. Last na lang talaga, sir. Ah. For how many administration, kinover ko na itong PDEA, sir. But this present administration ay nag-focus talaga on drug operation, tokang, and actually, mga dalawa or isang buwan na lang mahigit, itong administration na ito mag-expire na. PDEA will remain, but the administration magkakaroon ng pagbabago. Yung accomplishment, yung aggressiveness ng campaign against drug, paano masusustain to kung sa mga susunod na administration, they will not as aggressive as this present administration. Actually, the Operation Pride Bait ay started panahon pa ni President Gloria Macapagal Arroyo. Start na ito. That was during the time na Panay Laboratories ang nakukuha natin. Malaki ang laboratories, kaya talagang 2 million yung rewards na yun. I started sa PDEA. We started crafting. What's PDEA now? Start from the planning, kung paano ang mukha ng PDEA, ano ang magiging values. Naka-start na ako. So, when I became the DG, all of those things na sabi ko, pangarap lang, when I was still the regional director, tinupad ko yon para sa PDEA. And right now, kahit sinong administrasyon ang papasok, PDEA ay prepared for that. Kasi, ang taas na nang naabot ng PDEA, being professional and excellence-driven people na mataas ang credibility. And right now, management's side, ISO na rin ang buong PDEA, lahat ng region. First in law enforcement. So, kahit sinong administrasyon na papasok, for as long as tama ang budget natin, tatrabaho lahat ng tao. Magtatrabaho ang inyong PDEA. Na, kahit nga, sabi ko nga, apolitical dapat eh. Because we are doing our job na dapat professional ka lang in performing your duty. At aalis kami, maiiwan ko ang professional na PDEA. And that's what I commit before I leave. For the next 74 days before we leave. Wala na po. Maraming salamat to our media friends, to our Director General, sir, and the command group. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. That concludes our media briefing. I'll turn over the mic to Agent Bukles. Bumawi sila. Kami pinainit dito dati. Yung mga cameraman ang mainit. Thank you, sir. That concludes our awarding ceremony for Operation Private Eye Informants. This has been your host, Agent Abigail Bukles from the Intelligence Service. Thank you so much for your time and support. Once again, a pleasant day to all. Okay, so yun mga kaibigan, natunghaya natin, napanood natin yung ginawang Private Eye Awarding Ceremony dyan po sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarters sa Quezon City. At kita nyo naman, oh, ang laki, lalo na yung si Private Eye Dream, no? Talaga namang milyon. At ayon sa PDEA, depende yan, meron talagang kwenta ang Dangerous Drug Board o DDB, no? Kung magkano dapat ang makuha ng mga impormante na siya nag-tip, no, na aba para masugpo o para masakoti po ang illegal na droga, no? Yan ang sinasabi.
Well, sana yun nga, yung mga ibang kababayan natin, yun nga lang, sadyang mahirap po ang isang maging informante dahil yan eh parang buwis buhay, ika nga, no? Isang pamo nasa hukay, kung halimbawa may alam kang ganun, pero yun nga lang, pagka halimbawa nalaman na ikaw ay isang informante, may instances na po pwedeng masawi ka, no? Kung ano man ang mangyayari sa'yo, hindi sagot ng PIDEA yun, siyempre. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 5:50 po ng hapon, Philippine Standard Time, meron tayong isang natanggap na balita na kung saan nagkakaroon daw po ng problema ang butuhan doon sa may Milan, sa may Italy, no? Ito po isang nag-viral video. So tingnan natin, panoorin natin kung bakit at ano yung naging problema doon. Panoorin po natin. Wala daw BCM. Pero may BCM na walong tinesting po dati. Noong April 7 po sila nag-testing, walong BCM. Ngayon wala pong BCM. Bakit po walang BCM? Ibig sabihin, may kalokohan na mangyayari talaga. Paano natin makikita yung lalabas na resibo? Dapat yung resibo parehas dun sa balota. Ang problema lang, ito, kaya hindi naman ako... Live po tayo ulit. Madami kasing hocus-pocus. Paper lang yun. Katulad ng isa. Ito si ate. Papakita natin ha. Ano? Recycle natin kaya... Recycle na po itong kanyang... balot. Yung ano, lalagyan ng balota. Yung pagsisilda ng balota. Kasi yung tampered po itong kanyang... mismong balot number. Balot ID. Tampered po. Ayan po. Hindi po maganda. Madami pong kalukuhan ang ginagawa ng kumilit dito sa Milan. Saka wala daw pong BCM kahit isa sa loob. Nilalagay lang yung balota doon. Hindi po maganda. Kahit ito ay personal life ko, personal ko namang nakakausap at hinihinga ng opinion yung mga nakapasok at nakakuha ng balota, especially yung mga nakaboto lang. Madami pong nagre-reklamo, yung iba walang sealed, yung iba tampered ang voters, yung number ID. Nasaan ba yung BCM? Iwag ko kung nasaan. Okay. Ang BCM natin. Wala daw BCM. Okay. Ang BCM daw ay nasa pot floor. Ay, papal. So, ano bang floor ginaganap ang butuhan? Ayan. First floor. Wait lang. Maraming lumalabas na hindi iisa o dadalawaan nangyayari. Same sila ng problema ni madam. Saka bakit pares ang number 1-4? Bakit pares yung number? Madam, I see yung parehas. Parehas na parehas. Siguro ito na ba? 1-4 din. 1-4 din. Okay. Oh, pakiano nga ito? Nasa lang? Recycle lang eh. Kaya naman. Ba't magkaparehas? 1-4 ito, 1-4 din yan? Nakakaparehas po kasi. And talagang... Yung sa huli, 1-4. Dinamitan po ng snow peak. White snow peak yung ano. And parehas na parehas yung last number. Yung last number parehas. Hindi kay madam, dalawa po sila. Madam Pacquiao, dalawa po yun. Parehas na parehas ang huling ito po yung number. Ano ng number? Shout out kay Harold Reino. Pare, punta na dito. Nagkakagulo dito, madaming kalukuhan. Parehas na parehas po yung last digit. Last digit. Nasaan ba? Madam Pacquiao nga. Nasaan ba yung papel mo? Ay, naipasok po sa balota. Ayan. Parehas na parehas. Na parehas po yung last digit. Yung last digit. Parehas na parehas po yung problema. Ayan po. Tamper din. May iris ng snow peak. And, yung pong number 14, yun ang ating napapansin, na talaga sulat kamay na lamang. Sulat kamay. Yung po yung napapansin, parehas na parehas. Parehas na parehas po. 231500. Parehas. Parehas na parehas. Na parehas ang number. Ito po yung talaga nakakapagtaka. Bakit yung balot ID number ng mga bumoto ay parehas na parehas po. Ayan. Ito po yung ating pinunayan. Sir, patingin yung isa, Madam, patingin yung sa'yo. Yun lang ang magkaiba. Ang magkaiba lamang po, yung balot envelope number, pero yung balot ID number, ay parehas na parehas po. Ito po, pinapakita po namin ng live ito. Patay ka dyan. Hindi ito po maganda. Yung napansay ng ating mga kababayan na bumoto. Kaya natagalan po silang magpaboto dahil hindi po. Sinampard na nila. May napapansin po kasi na hindi kaya-aya, hindi nagugustuhan na ang balot ID number ay magkaparehas na magkaparehas. At
Merong white Snoopy. Dalawa na po ang aming nakikita. Ang isa ay... At wala pong selyo. Walang selyo. Ito po ang ating napapansin ngayon. Wala ding selyo. Ayan. Dapat, ang gawin natin, huwag na tayong bumoto. Ano na natin ang bumoto? Sayang ang boto, huwag tayong bumoto. Huwag na tayong bumoto muna. Bro, ito pa ang isa. Oh, meron pang isa, kaparehas din. Kaparehas yung last two number. Magkaiba naman yung 935. Kaparehas bro. 93. Kaparehas lahat. Ayan yung ating napapansin dito. Lahat ng mga balot ID number ay pare-parehas. At nabura na, naka-snoopy na siya. Pare-parehas din. Naburado ng snoopy. Pero bumoto pa rin po tayo. Sabihin na hindi tayo bumoto. Bumoto po tayo and maging alerto lamang tayo. Ito lang talaga yung hindi natutukuhan pa. Sabihin, hindi tayo bumoto. Magkano ng mga diferensya? May mga diferensya po. Pare-parehas ang balot ID number na kay-erase ng white snowflake. 931500-14. Parehas. Ang napakaano nito, yung number 14 ay sulat kamay na lamang. Apo, picturean po natin ito. Lahat ng mga ebidensya. Ayan din yung kay ate. Mga balot. Parehas na parehas yung balot ay din yung ate. Parehas na parehas po. Yan. Parehas na parehas po. Yan. Parehas na parehas. Parehas na parehas po ang mga... Wait lang, ano ako lang ng kaunti yan ha. Wait. Parehas na parehas po ang... balot ID number 9315-0014. Parehas na parehas po sa lahat. And ang kapansin-pansin dito, bakit yung last two digit number? Hayaan po na, hayaan po ninyong... Sabi ko nga, kunin na lang natin ang mga balota natin. Huwag muna tayong... Huwag natin... Ito yung ating napapansin ngayon dito. Talagang hindi po nagugustuhan. Hindi ko lamang po alam kung talagang dapat pang magkapare-pareho ang balot ID number ng mga butante. Sa inyong palagay, pare-parehas lang. Basta, friend, ang ating sample watcher. Sa inyong palagay, dapat bang may napare-parehas ang balot ID number ng lahat? Susukurin ako mamaya. Magkakaparehas ang balot number, ID number. Ayan, o, parehas din yan, o. Ayan, o. 931-5-0014. Sulat kamay, tampoy po. Ayan din, o. Balot ID number, parehas. 931-5-0014. So, ang palagay ko dito, nakalagay yan sa isang... isang balot box lang. Kaya ang tagal po nilang inumpisan magpaboto dito dahil ginawa nila ng paraan para dayain ang eleksyon dito sa Milan, Italy. Hindi po maganda. Pa-share-share po ang ating vlog. Pa-like po and pa-follow. Magkakapareho po ang balot ID number. Saka halatang nabuksan. Halatang nabuksan po. Ang dami pong napapansin na kalukuhan. Wala na. Napapansin na pandaraya. Sana po. Halos magkakaparehas yung balot ID number and iisa po ang balot ID number, iisa ang number. Tapos wala pang itong, wala yung maliit na shield. Wala ka nung shield dati? Teka, tignan mo yung ano. Yung shield na maliit. Tignan mo yung puti na maliit. Wala nga shield. Wala. Titignan natin kung may shield na yung maliit. Wala daw. Wala daw shield. Yung number mo dyan, ito, ilabas mo itong puti. Ang problema lang po, bakit tampered din po ba yung sa inyo? Yung puti, itong puti. Wala. Wala. Palit na naman.
Kaya nga palit po lahat. Oo, lahat. Sabi na naman. Magkakaparehas ang number. Recycle daw. Ayan po. Ang sabi nila ay recycle daw itong balot na ito. Recycle, balot ID. At hindi daw magkasa ang balot. Imposible naman. Number 14 din pareho. Papicture nga lang. Oh, ano na? Yung nakuha mo na? Ikaw, kunin mo na rin. Sige. Papatayin ko muna mga madam at kukunin lang natin ang ating balota. God bless us all. Yan, si Sir Efren Reyes. Efren na lang. Edward Reyes. Ah, Edward Reyes daw. Maraming salamat po. Magulo po dito sa Milan, Italy. Sa sobrang andaming kalukuhan. Maraming salamat po muli. God bless po. Okay, so yun mga kaibigan, napanood nyo, no? Doon po yan sa Milan, Italy. No, nagkakagulo po ang ating mga mga overseas absentee voters doon. At yun, nagkakaroon na puro ng dayaan at kung saan ay yung BCM po ang problema at yung mga voting numbers ay pare-pareho po. No, ipin nasa sample ballot yata ay pare-pareho po yung mga numbers. So doon pa lang ay nagkakaroon na po ng dayaan. Ayan ang sinasabi natin, di ba? Actually no, nagkaroon na ng issue before na ang issue noon ay parang nakikialam daw po ang FDA, no, Federal Bureau na madaya raw, sabi di umano ha si BBM at Sara. Ewan natin, so ayan nag-uumpisa na. Well, dapat ay yan pa lang ay mabigyan na ng solusyon. Ito nga nangangamba ang iba, baka 'tong darating na eleksyon na naman ay muli na naman daw mabuhay yung mga patay, ha? Sabi lang nila. Dahil po nung mga nakarang eleksyon, actually ako po ay bumoto rin noon. Nakita ko po yung lola ko, inahandong pa ho ang pangalan sa listahan ng mga boboto. So sinabi ko doon sa chairman nung presinto, no, kung saan ako boboto, sabi ko, ma'am, ito po lola ko, patay na ho ito. Bakit nahandito pa? So yun ang ibig ko sabihin. Okay, with that mga kaibigan, sa oras na alas 6:01 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay pansamantala po, magpapaalam muna ang inyong lingkod at muli magbabalik sa araw po ng bukas para sa aming Thursday edition ng programang Tropa. Muli po, bago tayo magpasalamat at tuloy magpaalam, salamat po muna sa ating mga katropa na mga LMT, no? Sila Miss Jackie Lagpawadahar, Ma'am Linda Villagonza, Sir Joey Reyes, Doc Jojo Revilla, Sir Haji Crespo, Sir Romel Martinez. At kayo din kay kay Sir Michael Thompson. Ayan, nanonood din sa atin. At shout out daw kay Ka Frederick Marasigan at sa co-pilot na si Romel David Paulino. At ingat daw mga frontliners, Maclapi Conde Palma. At magandang hapon din kay SPD Balante. Mark, usap tayo, pag-usapan natin. At si parang General Arriesgado, kausapin mo yung sinasabi mong tropa mo, no? At para malaman natin. At kay Ma'am Perihano, maraming salamat din. At kay Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayan dyan sa Malabon. Magandang hapon, happy watching din. At sabi ni, sino pa ba? Nasabi ko na yung shout-out, no? At ganyan din, maraming salamat kay Kuya Ricky Del Rosario at miyembro po ng Malabon PNP at ating Kaagila at kay Ma'am Lorna Buhalong Ligon. At ganyan din sa aking kumpare na si paring Anthony Bautista na taga dyan po sa Tenejeros, Malabon, ano? Ayan, si paring Anthony Bautista, si Ford Tom. At ganyan din si Kuyang Daga Rodrigo, no, buhat po sa lalawigan ng Rizal. Sino pa ba? Wala na. Wala na tayo nakalimutan. So, kompleto na. Okay? So, muli po mga kaibigan, sa ngalan po ni Joshua Baltao, ako po muli ang inyong naging kasama, kakwentuhan, kajaming, kabarangay, ka-TFC, katropa, dito po sa programang Talakayin, Revisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa. Ako po inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi, Pilipinas. Hasta la vista.
Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Super Manok Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axi at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay, mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo.
na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapagatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo, matunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Kaagila Magas Gaposana sa programang Agila sa Bagong Milenyo. At kung kayo may mga sumbong at mga reklamo, mag-chat, tumawag at mag-text sa Millennial Online TV upang ating solusyonan ang inyong mga problema. I-type lang sa inyong mga cellphone ang Millennial Online TV upang inyong mapanood ang lahat ng programa sa Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo mga katropa? Nood na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At ay kinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe at i-share na mga katropa. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Pinaiting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahimil, helos ang sinahanan, alam ng puso, sa titik ko'y buhay. Upang hihirang, kuyang ka ng mahiting, sa mandurupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa sibuy at sa langit ang pagraw. Ang isa't ang mag-awag mo'y tanong ay hanapin. Ang ituwi na karamyang
sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta. Maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.